Hello, Sir Jax. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Ako nga po pala si Luis, 28 years old, at kasalukuyang nakatira sa isang subdivision dito sa Cainta. Naging avid listener niyo po ako way back February ng taon ding ito. Nahumaling kasi ako sa mga kulam stories mo at hilig ko po kasi yung mga revenge type na story. At isa ang mga kulam story nyo sa nagpahook sa akin para makinig at subaybayan kayo. Ito rin ang naging dahilan para muli kong sariwain ang kwentong palagi kong naririnig sa mga daddy at mga tiyuhin ko noon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon, Sir Jax, ay hindi ko po personal na karanasan. Ito ay karanasan mismo nila Daddy, Uncle Mark at si Chong Miguel. Noong bata pa kasi ako, naaalala ko noon kapag malapit nang sumapit ang Holy Week ay asahan mo nang dadalaw ang mga tiyo ko na sila Uncle Mark at Tiyo Miguel sa aming bahay. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa iyon, pero lately ko lang din na-realize na may malaking ambag pala sa buhay nila ang araw ng pagsapit ng mahal na araw. Noong mga panahong ito ay masasabi ko talagang malapit sa isa't isa sila Uncle Mark, si Chong Miguel at si Daddy. Magkakapatid, barkada at best friend talaga kung ituring nila ang isa't isa. At sa tuwing kasapit niya ang mahal na araw ay hindi maiiwasang mag-inuman sila Daddy at sariwain ang isang pangyayari sa kanilang buhay. Naaalala ko noon, nasa edad 14 na taong gulang na ako, nang mapansin naming magipinsan at magkakapatid ang limang malalaking hiwa sa likod ni Tiyo Miguel. Nagkataon kasi na naghubad ito ng damit dahil sa natapunan ito ng alak. Chong, bakit may sugat ka sa likod mo? Anong may gawa niyan? Aso po ba o pusa? Oo nga, Chong. Bakit may malaking sugat ka po? Masakit po ba yan? Ano ba kayo mga kuya? Wala namang pusa o aso na ganyang kalaki kong mga almuti. Ano ba kayo? Tama ang pinsan nyo, Luis, Ellie. Walang pusa o aso na kaya mga almut ng ganito kalaki, ah. Ito bang sugat na to ang gusto nyong malaman kung anong kasaysayan? Maniniwala ba kayo sa akin kapag sinabi ko sa inyo ang kwento tungkol dito? Naku, huwag nyo nang ipakwento sa Tiyo Miguel nyo kung saan nyo nakuha yan. Dahil ako ang lalabas na masama dyan sa kwento niya. Pagkatapos, automatic na siya ang bida. Naku! Ano, David? Ngayon ba ay naalala mo na ang kalokohan mo dati? Hayaan mo nang ikwento ni Miguel yung karanasan natin. Tutal ay malaki na rin naman yung mga anak natin. Sige na po, Chong Miguel. Ikwento mo na. Baka hindi mo alam, mahilig kami magipinsan at magkakapatid na makinig sa mga kwento. Kahit nakakatakot, mahilig kayong makinig, ha? Oo naman po. Sanay na kami sa ganyan, eh. Kay Uncle David pa nga lang, eh. Sanay na kaming matakot. Diyan pa kaya sa kwento nyo, Chong? Aba, ilokong bata to, ah. Hoy, Kuya Mark, yung anak mo, ah, manang mana sa'yo. Nakakatakot naman kasi talaga ang mukha mo. O sige, ah. Ikukwento ko sa inyo kung saan ang galing ang mga sugat na ito. Pero sa atin lang to, ah. Madami akong kwentong katakutan, pero uunahin ko ang kwentong ito. Alam nyo bang kasama ko ang Papa Mark ninyo at Papa David nyo noong mga panahong ito? Ano, mga pinsan, ikwento ko na? Baka gusto nyong samahan nyo ako rito habang nagkukwento ako. Ikwento natin sa mga batang ito ang kwento sa likod ng sugat ko na ito at kung papaano tayo naging mas malapit sa isa't isa. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Sama kami dyan, pero gawin nating maganda ang pagkasadula, ah. Sama kami dyan, pero gawin nating maganda ang pagkasadula, ah. Nagbakasyon sa probinsya ang pinsan ni Miguel na sina David at Mark, kasama ang kanilang ina. Dahil si Miguel ang matagal na sa lugar, kaya siya ang inatasan nitong bantayan ng dalawang pinsan na ubod ng tigas ng ulo at ayaw maniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng sariling mata ng tao.
tanghaling tapat noon nang makita ni Miguel ang dalawang pinsan na naglalakad papalapit sa kanya. Oh, David! Pinsan! Gising ka na pala. Kaya gising ko lang, Miguel. Siya nga pala, baka pwede mo naman kaming ilibot dito sa paligid. Nakakaboryo naman kasi kung nasa loob lang kami ng bahay ni Kuya. Sige na, kahit ngayong araw lang. Ay, sigurado ba kayo dyan? Sige, ililibot ko kayo. Pero hindi dapat tayo umabot ng hating gabi ah. Alam niyong delikado sa lugar na ito. Sige, sige, kami nang bahala. Ano, anong oras tayo alis? Ay teka, dito ka lang ah. Pupuntahan ko muna si Kuya Mark. Sasabihan ko lang siya na pumayag ka na sa gusto naming paggala dito sa lugar ninyo. Matapos ang usapan nila David at Miguel, ay pinasya ni David na umalis na muna. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi habang papunta sa kanyang kapatid na si Mark. O diba, tama ako Kuya Mark. Pumayag si Miguel sa gusto natin. Ano, tara na. Ang sabihin mo, pinilit mo ng pinilit yung tao para hindi makatanggi sa atin. Ako, sinasabi ko sa iyo, David ah. Grabe ka naman sa akin, Kuya. Sabi niya pwede daw eh. Pwedeng maglibot tayo. Basta hindi na tayo aabotan ng dilim sa daan. Oy, kayong dalawa. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta ha? Maglilibot-libot lang po sa paligid, Mama. Bakit po? Oy, kayong dalawa ha. Sinasabihan ko na kayo. Huwag kayong masyadong magtitiwala sa anak ni Marley. Traitor din yan. Ito na naman tayo, Mama. Hindi nyo pa nga lubusang kilala yung tao. Eh grabe na kayong makapagsalita laban kay Miguel. Oo, mag-ina sila, pero magkaiba sila ng ugali. Kami ang laging nakakasama ng pinsan ko, kaya alam namin ang dapat namin gawin. Ay, anong hindi? Kaya lang kilala ko ang nanay niyan. Ano pa bang iisipin mo sa anak? Kung ano ang puno, ay siya din ang bunga. Tigil-tiglan niyo akong dalawa. Huwag kayong makasama sa amin dyan sa Miguel na yan. Wala pa rin kayong pinagbago, Mama. Simula nang mawala si Papa, ganun na ganun pa rin ang ugali mo. Ano namang kinalaman ng tatay mo dito? Ma, magbago na kayo. Hindi na pwede yung dating yung ginagawa. Wala nang magliligtas sa'yo. Kailangan mo ng maraming kakampi ngayon. Hoy Mark, anak lang kita ha. Wala kang karapatang pangaralan ako. Isa pa, bakit mo kinakampihan ng mga sip-sip at mga papapel ng pamilyang yun? Mama, kalimutan mo na nga yung nakaraan. Kung hindi mo siya gusto, huwag ka nalang magsalita ng hindi maganda. Ay nako. Manahimik ka, Mark, ha? Parehas na parehas talaga kayo ng tatay mo. Basta ako, pinaalalahanan ko lang kayo ha. Sige po, Ma. Salamat sa pagpapaalala. Aalis na po kami. Ingat ka po, Ma. Aalis na kami. Umalis na ang dalawang magkapatid. At kunot noon na si Mark noong mga oras na yun. Hindi talaga naiintindihan ng kanyang ina ang punto niya. Simulat sa pool nang mawala na ang ama nito, ay wala nang nakakaintindi sa kanya. Sa hindi kalayuan, ay nakita naman nila si Miguel. Kaya dali-dali na lang sila lumapit rito. Pinsan, ano ba ang una nating pupuntahan dito? Kayo, ano ba ang gusto niyong makitang lugar? Kayo ang magdesisyon. Basta ako, ililibot ko lang kayo. Teka, meron bang ilog dito? O baka naman lawa? Bakit gusto mo naman doon, David? Eh hindi ba't hindi ka marunong lumangoy? Siyempre, para magtampisaw at maligo, Kuya. Ang init kaya ng panahon. Tsaka doon lang ako sa may tabi. Yung hanggang tuhod lang yung lalim ng tubig. Ilog ba ka mo? O sige, buti na lang may malapit na ilog rito. Mayroon din namang lawa pero wag na tayo sa lawa. Medyo may kalayuan yun eh. Doon tayo sa may ilog. Huh? Bakit naman hindi pwede sa lawa? Eh hindi ba't mas maganda doon? Ah, hindi kasi ligtas doon kapag mahal na araw. Marami ang batang nalulunod na doon. Minsan naman natatagpuan ng magulang na wakwak na ang katawan. Ano, pupunta ka pa ba? Sus, tinatakot mo lang ako eh. Kwentong barbero lang yan. Hindi naman talaga totoo ang mga aswang. Eh ikaw ba? Sa tagal mo na rito pinsan, may naka-encuentro ka na bang aswang? Ako? Oo, meron na. Pero bata pa ako nun eh. O tingnan mo,
Ibig lang sabihin nun, hindi yan totoo. Bata pa lang na nangyari yun eh. Malikot ang pag-iisip ng mga bata. Malay mo, namamalik mata ka lang nun. Tama na nga yan sa kwentuhan. Baka mapunta pa yan sa away eh. Huwag na tayo magkaksaya ng panahon. Pumunta na tayo sa ilog. Mabuti pa nga kuya, bago ako matakot sa mga kwento ni Miguel. Natawa naman si Miguel. Naglakad na sila patungo sa ilog. Panay ang kanilang kwentuhan hanggang sa makarating silang tatlo sa ilog na sinasabi ni Miguel. Wow! Ang ganda pala dito sa ilog na ito ah. Parang paraiso. Ang daming mga puno. Oo nga Kuya Mark no. Parang napunta na tayo sa ibang dimension dito. Ang lalaki ng mga puno. Ang daming halaman. Maganda talaga dito. Pero huwag kayong masyadong mag-ingay ah. Kasi baka makagambala tayo ng mga hindi natin kauri. Ay naku Miguel, ayun ka na naman sa mga paniniwala mo eh. Hindi nga kasi totoo yung mga yun. Ano ka ba David? Wala naman sigurong mawawala kung susunod tayo diba? Hindi tayo taga rito. Kung ayaw mong maniwala, irumispeto ka na lang. Tsaka tumahimik ka na nga lang. Kanina pa naririndi yung tenga ko sa'yo eh. Tama ang kuya mo David. Rumispeto ka. Dahil madami ng dayuhan dito. Ang katulad mong naparusahan dahil sa pagiging arugante at mayabang. Kaya wag na lang tayo mag-ingay ha. Sumunod na lang ang dalawa sa sinabing iyon ni Miguel. Ilang sandali pa ay mabilis na naghubad ang magkapatid at sinimulang magtampisaw sa ilog. Si Mark ay lumalangoy habang si David naman ay nasa may pangpang lamang at sumasalok ng tubig upang ipangligo sa kanyang sariling katawan. Habang silang dalawa ay abala sa paliligo sa ilog, ay nakaupo lamang sa isang sulok si Miguel. Masayang tumiting nito sa kanilang dalawa. Miguel, hindi ka ba maliligo? Masarap ang tubig dito. Ang lamig. Hindi na. Dito na lang ako pinsan. Maligo lang kayo dyan dalawa. Hindi na muling pinilit pa ni Mark at hinayaan na lamang niya si Miguel. Kakalangoy niya sa ilog ay nakakita siya ng isang maliit na kubo sa hindi kalayuan. Dala ng kanyang kuryosidad. Bumalik na siya sa kanyang pinanggalingan para tanungin si Miguel. Pinsan, Miguel, meron bang nakatira sa may kubo na yon? Ha? Kubo? Ah, yung kubo doon. Wala na. Matagal na yung abandonado. Talaga? Bakit naman? Saka anong lugar na yung nandoon? Kubo sa tabing ilog ang tawag namin dyan. Yung tumirang matanda dyan, patay na. Tapos yung ibang tumitira naman dyan, hindi nagtatagal ay umaalis din. Ganoon ba? Sayang naman. Ang ganda ng pwesto. Hindi na nag-usisa pa si Mark. Medyo natakot na rin ito. Dahil mukhang hindi naman nagbibiro si Miguel. Sa sobrang pagkasaya nila sa ilog, ay hindi na nila namalayang nagdidilim na. Umahon na kayo sa tubig. Mag-aagaw dilim na ang paligid. Bakit hindi niyo ako ginising? Ay, napasarap ang tulog ko. Alam niyo namang bawal tayo manggabi dito sa lugar na to, di ba? Pasensya ka na, Miguel. Tulog na tulog ko kasi kaya hindi kaya namin dinistorbo ni Kuya. Patay tayo dyan. Tara na. Magpalit na kayo ng damit. Dalian nyo. Maya-maya pa ay nakapagpalit na nga ng damit ang dalawa. Mabilis rin nagdilim ang paligid noon. Taimtim na nagdarasal si Miguel kahit pa wala ang Panginoon sa mga panhong iyon dahil sa sumapit na ang mahal na araw. Naglakad sila ng naglakad. Pinagpapawisan na sila pero napansin nilang paulit-ulit lang ito sa kanilang dinadaanan. Wala ba kayong napapansin? Kanina pa tayo palakad-lakad rito. Hindi man lang tayo umuusad. Hindi naman kalayuan ang bahay natin sa ilog, di ba? Patay. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Pinaglalaroan na nila tayo. Sinong sila? Miguel, ano bang dapat natin gawin? Baligtarin na muna natin yung mga kasuotan natin ngayon. Tapos, subukan natin maglakad ulit. Sa tingin niyo ba makakatulong yun? Baka nang iba lang tayo ng rutang dinaanan.
Imposibleng magkamali ako sa daan, David. Kabisadong kabisado ko yung lugar na ito. Pwede ba, David? Kahit minsan, huwag ka nang magreklamo. Sumunod ka na lang. Kaya na naman kasi kayo sa pamahiin ninyo eh. Ay. Pabayaan mo na nga lang yun, Miguel. Kung ayaw niya, iniwag. Hindi pwede, Mark. Baka maligaw yan mag-isa. Sige ka. Hindi na yun makakabalik. Dalaan yung dalawa. Magbihis na tayo. Masyado nang dumidilim at kumakagat na ang gabi. Hindi na nga umangal pa si David. At biniligtad na rin niya ang kanyang damit. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa abandonadong kubo. Hingal na ang mga ito. Dali-dali na silang pumasok sa loob ng kubo na ito. At panandali ang nagpahinga. Takot na takot at nag-aalala na ang dalawa. Panigurado kasing hahanapin sila ng kanilang Lolo Tasio. Miguel, sigurado ka bang ligtas tayo rito? Eh, siguro. Eh, hindi ko alam. Basta dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga na lang natin hanapin ang daan pa uwi. Mahirap na maglakad. Baka mamaya mapaglaruan na naman tayo eh. Ang masama pa niyan, baka hindi lang mga engkanto makalaro sa atin. Baka pati ang mga aswang. Mabuti pa nga dumito na lang muna tayo. Talagang delikado na rin sa buong paligid eh. Bahala nga kayong dalawa. Basta, isa lang ang alam ko. Hindi ako makakatulog sa lugar na ito. Pwede ba, David? Huwag ka na lang mag-ingay at mag-inarte dyan. Ito namang si Kuya. Huwag na kayong mag-away dalawa dyan. Magpahinga na lang kayo. Dapat hindi tayo maingay. Baka may kung ano pa makarinig sa atin. Tumahimik naman kaagad ang dalawa. Hindi naman mapakali si David at panay-panay ang kanyang tingin sa paligid. Matibay pa naman ang kubo. Maalikabok nga lamang ito. Pagtingin niya naman sa paligid, ay nakaupo at tulog na ang dalawa. Si Miguel at ang kanyang Kuya Mark. Wala na rin siyang nagawa kundi pumikit na rin. Pipilitin niyang matulog kahit marami pang lamok. Dahil sobrang dilim na rin naman ng paligid, at wala na siyang makita, ay sinubukan niya ng hanapin ng kanyang antok. Ilang sandali pa ay nakatulog na ang tatlo. Maya-maya lang, habang nasa kasarapan ng tulog si David, ay naalimpungatan naman ito bandang alas 12 na noon ng gabi. Mayroon kasing kumakalusko sa paligid ng kubo noon at may kung anong umaamoy-amoy rito. Dala ng kanyang kuryosidad, dinala na siya ng kanyang mga paa sa pintuan. Naisip niyang sumilip kung ano nga ba ang nasa labas ng bahay na siya nagdudulot ng ingay. Pagsilip naman niya sa isang maliit na butas galing sa pintuan, ay labis siyang namangha sa kanyang nakita. Mayroon kasing isang magandang dalaga ang naroon. Nakaupo, malapit sa may ilog. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalawang natutulog at ginising nga niya sila Miguel at si Mark. Kuya, kuya! Miguel! Miguel! Gumising kayo, dali! May nakita ako! Una namang nagising si Mark dahil sa pag-alog sa kanya ni David. Saka naman sumunod si Miguel na dahang-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ano ba kasi yun, David? Pwede bang ipagpabukas mo na lang yan? Kita mong natutulog na yung mga tao eh. Kuya, gumising ka muna. Sa tingin ko, yung dalagang nasa labas ang makakatulong sa atin para makauwi. Ha? Sinong dalaga? Sira ulo ka ba? Walang gagala ngayong gantong 10 oras na ng gabi. Paano kung meron? Imposible talaga na mamalikmata lang ako. Kahit silipin niyo pa sa labas eh. May babae doon malapit sa may ilog. Nagkatingin na naman ang dalawa. Nag-aantay kung sino o magpapasya, kung papaniwalaan ba nila ang sinasabi ni David o hahayaan na lamang nila ito. Magandang dalaga baka mo. David, mag-iingat kayo. Minsan, mapanlin lang ang mga mata. Baka mapahamak pa tayo. Hindi mo alam ang tunay na itsura ng isang magandang babae. Lalong-lalo na kapag nagpapakita ito sa gabi.
Ay, naku naman. Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang dalaga? Baka naman pwede nating hingan ng tulong yun. Ayoko nang magtagal pa tayo rito. Hindi ako makakatulog ng maayos sa sobrang dami ng lamok dito eh. Ano? Tara na! Sige, tingnan natin ha. Silipin muna natin kung totoo ang mga sinasabi mong yan. Kung hindi, lagot ka talaga sa amin. Nauna noong sumilip si Mark. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mayroon ngang isang magandang babae ang nakaupo sa may malaking bato malapit sa may ilog. Kakaiba pa ang kanyang kasuotan. Maputi at kulay niyebe ang kutis nito. Mayroon itong mahabang buhok at ang nakadagdag pa sa kagandahan nito ay ang balinkinitan niyang katawan. Miguel, totoo nga ang sinabi niya. Tingnan mo, ikaw ang sumilip rito. Mayroon nga magandang dalaga doon sa may ilog. Masama ang kutob ko dyan ah. Halika, silipin mo lang kasi. Subukan mo. Nagdadalawang isip man si Miguel na tingnan ang babaeng sinasabi ni Mark at David, ay wala na rin itong nagawa. Pumayag na rin siya at nagsimulang sumilip sa maliit na butas. Pagtingin niya naman, ay mas lalong lumapit ang dalaga sa kanilang kubo. Alam niyang parang may mali rito. Dahil kanina lamang ay nasa may ilog ito. Nakapagtataka naman, nasa ilang segundo lamang ang lumipas ay nagawa na nitong makalapit sa kanilang kubo. David, Miguel, parang may mali dito. Huwag kayong lalabas ng kubo na to ah. Mas maganda siguro kung dito na lang muna tayo. Alam mo Miguel, napapansin ko masyado kang takot eh. Bakla ka ba ha? Ano naman magagawa ng isang hamak na babae? Nag-iisa lang siya. Tatlo tayo dito. Walang kalaban-laban sa atin yan. Isa pa, baka pwede ko pa siyang maligawan eh. Ay naku talagang ikaw David. Ano ka bang loko ka? Napakababaero mo talaga. Mas mabuti pang sundin na lang natin si Miguel. Tutal, siya naman ang nakakaalam ng pasikot-sikot at kaugalian dito. Ayun ka na naman kuya. Masyado kang sunod-sunuran sa kanya. Nandito lang naman siya para bantayan tayo. Kaya dapat magbantay na lang siya. Huwag na lang niya tayong pakialaman sa mga gusto natin gawin. Hindi naman na umimik si Miguel noon. Dahil sa sobrang nainsulto talaga siya sa sinabing iyon ni David. Hindi nakinig si David at pinilit pa rin niya ang kanyang sariling desisyon. Kaya naman, pagbukas na pagbukas niya sa pinto, ay bumulaga sa kanila ang pigura ng isang magandang dalaga. Akala niya noong mga oras na yon ay napakaswerte na niya. Pero nagkakamali siya. Makalipas ang ilang mga segundo, ang paghanga niya sa dalaga ay napalitan na ng takot. Lalo na nang maganap sa kanilang harapan ang pag-iibang anyo nito bilang isang nilalang na sa hinuha niya ay hindi niya akalaing tunay pala. Nanginig ng nanginig ang kanyang tuhod na para bang napako na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin noong mga oras na yon at nararamdaman niyang unti-unti na siyang napapaihi dahil sa takot. Paano ba naman kasi nasaksihan niya kung papaanong lumabas ang matalim na pangil sa bibig ng magandang babae? Kung papaanong kumulubot ang balat nito sa parehas na mukha at sa katawan? Idagdag mo pa ang mabilis na pagpapalit ng kulay ng mga mata nito at paglabas ng mahahabang kuko sa kanyang mga kamay. Umaangil ito na tila ba anumang oras ay handa na silang saktan at kainin. Noong akmang sinunggaba na sana si David ng babae, ay dali-dali namang naisara ni Miguel ang pintuan. Nailak niya ito, pero hindi niya alam kung hanggang kailan sila magtatago sa kubo o kung makapagtago man sila. Kakayanin bang magtagal ng kubo na ito laban sa isang aswang? Oh, anong gagawin natin? Miguel, kuya, ayoko pang mamatay. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ka marunong makinig. Yan tuloy ang napala mo. Buisit ka. Hindi ko naman sinasadya, kuya. Saka sino ba naman mag-aakala na isang aswang pala ang magandang dalaga na yun? Ayan, hindi ka kasi marunong makinig at mag-isip. Ang sarap mong bugbugin ngayon sa totoo lang. Pasalamat ka at may kinakaharap tayo ngayon. Dahil kung wala,
Naku, napakahayok mo kasi sa laman ng babae. Buwisit ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Ano mangyari sa atin ngayon, ha? Miguel, anong gagawin natin? Wala. Wala tayong gagawin. Mananatili tayo dito hanggang sa umag-umaga. Kapag nakita na natin ang sinag ng araw, pwedeng-pwede na tayong lumabas sa kubo na ito. Aalis na ang aswang sa mga oras na yan. Sigurado ako. Ang tanong, kakayanin kaya ng kubo na ito na protektahan tayo sa nagwawalang aswang sa labas? Alam mo, Mark, magpinsan nga tayong dalawa. Alam mo, yun din ang iniisip ko, eh. Kaya hindi ko alam ang sagot sa tanong mo. Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi ang magdasal na sana makaligtas pa tayo. Pwede bang bilisan yung mag-isip? Nagwawala na yung aswang sa labas, eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo dito. Baka mamaya makapasok na yun sa loob. Tumahimik ka nga. Buwisit ka. Nakakairita yung boses mo, eh. Ikaw ba si Damulag? Ito namang si Kuya. Kung ako si Damulag, edi ikaw si Soneo. Buwisit ka. Tumahimik ka nga. Ay nako, tumigil na kayong dalawa dyan. Huwag na kayong mag-away. Dahil wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. Kaya ganito na lang ang gagawin natin, ha. Kapag pumasok na ang aswang rito, ganoon din ang labas natin. Merong pintuan sa may likod ng kubo. Doon tayo lalabas. Gusto kong tumakbo kayo sa kung anong bilis ninyo. Bilisan nyo ang pagtakbo at huwag nyong ihihiwalay ang tingin nyo sa akin, maliwanag ba? Wala na ba talagang ibang paraan pa, Miguel? Masyadong delikado ang gagawin natin. Wala na akong ibang naiisip pa, Mark. Kung manatili tayo dito, tiyak akong katapusan nating tatlo pareho. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang sumugal sa pagkakataong ito. Ano? Handa na ba kayo? Habang nag-uusap ang dalawa, ay panay naman ang pagdarasal ni David sa kanilang tagiliran. Lalo na nang makita nito ang kuko ng aswang na pumasok na sa bubong. Kailangan na nilang magmadali. Ilang minuto nga lamang ay nagawa ng masirang tuluyan ng aswang ang kubong kanyang pilit na sinisira kanina. Nasira nito ang bubong at tuluyan ng nakapasok sa loob ng kubo. Iyon din ang oras ng pagtakbo nila Mark, David at Miguel sa labas ng kubo. Kumaripa sila ng takbo. Niwala na silang sinayang na oras para lumingon sa kanilang pinanggalingan. Nauuna noon si Miguel sa daan, samantalang sinusundan naman siya ng magkapatid at hindi inhihiwalay ang kanilang tingin sa nauunang lalaki. Hanggang sa makapunta sila sa talahiban, doon nila naisipan na mapaupo at magtago. Sigurado naman silang hindi sila makikita rito basta-basta nang humahabol sa kanila. Mabuti na lamang at natatakpan rin naman ng malaking puno ang nasa taas nila. Dumapa na ang tatlo habang si Miguel ay tinatakpan ng bibig ni David para hindi ito makagawa ng kahit anumang ingay. Ingat na ingat sila sa kanilang galaw na halos paghinga ay hindi na nila magawa. Lalo na nang makarinig sila ng mahihinang pag-aangil na para bang may mabangis na hayop ang nagmamasid lamang at umiikot sa paligid. Bandang alas dos na iyon ng umaga. Tuluyan nang umalis ang humahabol sa kanila. Kaya naman, maya-maya pa ay napagdesisyonan nilang maglakad pa uwi ng bahay. Nginig na nginig sa takot si David habang si Mark naman ay pilit na nagtatapang tapangan. Sa haba ng kanilang nilakad, sa wakas ay nakauwi sila ng bahay. Bandang alas 4 na ng madaling araw. Dali-dali namang kumatok si David sa bahay ng kanyang lolo. Maya-maya naman ay pinagbuksan ito ng may daladalang itak. Gulat na gulat ang matanda nang makita ang kanyang dalawang apo na pawis, pati na rin si Miguel. Ano ba ang nangyari sa inyo? Bakit ngayon lang kayo nakauwing tatlo? Nakatulog kasi ako, lo. Hindi ko na malay na nag-agaw dilim na pala kahapon. Eh hindi naman ako ginising na itong dalawa. Noong pauwi na kami, tsaka naman kami naligaw sa paligid ng ilog. Kaya napagdesisyonan namin na doon kami tumuloy sa may kubo malapit sa ilog. Kaso, naka-enkwentro naman kami ng isang mandurugong aswang. Ganoon ba? Mabuti naman at maayos kayo. Huwag na kayong mag-alala.
dahil ako na ang bahala. Huwag lang tayong masyadong pakampante sa ngayon hanggat hindi pa natin alam ang kakayahan ng aswang na nakainkwentro ninyo. Magpahinga na kayo roon at ako na ang bahala sa paligid. Wala nang maraming salita si Miguel at sinunod na lamang niya ang kanyang lolo Tasio. Pumasok na rin siya sa kwarto dahil pagod na ang kanyang katawan. Pagkahigang paghiga pa lamang niya ay nakatulog na agad ito dahil sa pagod. Katulad ng nakasanayan ni Miguel ay maaga na itong nagising. Naabutan niya ang kanyang lolo na may kausap na isang matandang babae na hindi bababa sa 70 ang edad. Iyak ng iyak ito, kaya naman lumapit na rin si Miguel para mag-usisa. Papaalis naman na rin ang matandang babae paglapit niya, kaya nakakuha siya ng pagkakataon para kausapin ang kanyang lolo. Lo, anong nangyari? Bakit umiiyak yung matandang babaeng kausap ninyo? Patay na ang apo ng babaeng iyon. Nakakaawa nga eh. Ha? Ang aga namang mamatay noon. Akala ko ba nasa 18 pa lamang yung dalagang apo noon? Ano bang kinamatay lo? Sinabi mo pa, batang bata pa iyon. Kaya mas lalong nakakaawa. Tsaka alam mo ba, nagdadalang tao rin yung bata. Kaya mas lalong kalunos-lunos ang sinapit nila. Alam mo bang buntis yung apo noon? Naririnig ko lang po na buntis pero hindi ko naman alam na totoo pala. Ay, kawawa naman. Tapos ito pa, sabi niya sa akin kanina na natagpuan ng kanayo natin ang apo niya. Wakwak ang katawan at wala na ang bata sa loob ng tiyan. Pati rin ang asawa noong namatay na babae na mas matanda sa kanya ng ilang taon ay nakitang patay na rin. Ano? Eh bakit naman kasi lumalabas ng 10 oras ng gabi yung mga yun? Alam naman nilang napakadelikado ng paligid natin ha. Base sa sinabi ng kausap ko, ay dahil manganak na raw ang babae, ay nagkataong hindi naman marunong magpaanak ang asawa niya. Kaya nataranta itong lumabas para puntahan ang albularyo na malapit sa kanila para sana magpatulong na magpaanak. Kawawa pala talaga ang sinapit ng pamilya nila no. Delikado talaga sa baryo natin pag gantong petsa. Ay, kaya kayo, maswerte pa rin kayo kagabi. Dahil kung hindi, baka ibinalita na rin kayong wakwak ang katawan. Baka nga dahil sa nakatakas kayo sa umahabol sa inyo, ay yung buntis ang pinuntirya niya. Oo nga, Loy. Buti na lang may naituro din ng itay na kaunting kaalaman. Hindi ko inaasahan na magagamit ko yun kagabi. Hindi ko akalain na makakasugo pa ako ng ganyong nilalang. Saka nga pala lo, mag-alas 9 na, bakit hindi pa rin gising yung mga magaling kong pinsan? Nakausap ko ang tiyahin mo. Ayun, nilalagnat daw ng sobrang taas yung mga pinsan mo. Mukhang hindi nila nakaya ang trauma sa mga naranasan nyo. Kahit naman ako lo eh, kung ako nasa kalagayan nila, ay baka ganoon din ang nangyari sa akin. Ang mabuti pa siguro lo, ay lutuan na lang natin sila ng tinola para makahigop sila ng konting sabaw. Huwag mo nang alalahanin yung mga pinsan mo. May magulang naman ang dalawang iyon. Hayaan mo na sila. Ipapaalala ko pala sa'yo. Huwag mong kakalimutan ha. Mamayang gabi pala, magsusunog tayo ng goma. Goma? Para saan naman po yun, Lo? Para saan pa ba? E di para pantaboy ng aswang. Malakas ang kutob kong hindi titigil yon, lalo pa't alam niyang dayo sa lugar natin ang mga pinsan mo. Oo, sige lo. Sabihan niyo lang ako at ako na ang bahala mamaya na magsunog ng mga goma. Buti na lang talaga at nandito ka. May maaasahan ako kahit papaano. Huwag mo nang isipin yung mga ganyang bagay lo. Obligasyon ko ito bilang apo ninyo. Naging abala ang lahat buong araw. Maaga sila nagpahinga noon, pero mga bandang alas 2 ng umaga ay nakarinig ng kaluskos sa kanilang pader si Miguel. Maya-maya lang ay sumunod namang nagising sila Mark at David. Shhh! Huwag kayong masyadong maingay. Hindi niyo ba naririnig yun? Anong sinasabi mo, Miguel? Naririnig ang alin? Kanina pa may kumakaluskos sa pader natin. Hindi niyo man lang narinig. Ihanda niyo sarili ninyo. Nagkatinginan naman ang dalawa.
hindi mawari kung ano ba ang iisipin nila kay Miguel. Pero isang nakakabinging sigaw ang bumulabog sa kanilang lahat. Isang malakas na sigaw mula sa kwarto ni Dolores, ang nanay nila David at Mark. Naku po, si inay! Dali-dali silang napatakbo upang tingnan ang nangyari. Sinasakal na si Dolores ng isang nilalang na pamilyar sa kanila. Hindi sila maaaring magkamali. Ito yung parehas na aswang na nakabangga nila kagabi. Nanlilisik na ang mga mata nito habang seryoso na nakatingin kay Dolores. Tila napako naman ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Kaya naman nakatayo lang sila sa pintuan habang si Miguel ang nangunang suguri ng aswang na sumasakal sa kanyang tiyahin. Sumunod naman si Lolo Tasio na noon ay parang may pambihirang lakas. Sinugod niya rin ang aswang. Iniwaksi lamang siya nito dahilan para tumilapon siya sa kwarto. Pati na rin si Miguel na sinubukong atakihin ito ay walang kalaban-laban na tumalasik lamang sa may pader. Hindi naman nakapag-react ang kanyang dalawang pinsan. Naroon pa rin sila sa isang sulok. Tumitingin at nakatulala lamang sa mga nangyayari. Lisik na silang tinitignan ng aswang. Kaagad na iniangat ng aswang si Dolores gamit lamang ang isang kamay. Saka itinapon sa kinaroonan ni Miguel at ni Lolo Tasio. Hindi ito interesado sa kanila dahil mas interesado ang aswang kung ano ang lasa ng mga dayong sila Mark at David. Kaya naman maliksin itong pinuntahan sila Mark at David. Buti na lamang at hinarangan ni Miguel ang aswang sa paghahawak sa kanila. Sumigaw kaagad si Miguel ng takbo dahilan na ikinagalit ng aswang sa kanilang dalawa. Pakilamero ka talaga! Wika nito, sabay muling inihagi si Miguel sa kung saan man siya nanggaling, habang si Mark at David ay tumakbo pabalik sa kanilang kwarto. Pagkapasok ay mabilis nilang isinara ang pinto. Binangga-bangga naman ng aswang ang pintuan kung nasaan naroon sila David at Mark. Galit na ito at halos magwala na noong mga oras na iyon. Habang nasa kabilang kwarto ang tatlo, ay sinusubukan nilang tumayo. Nanghihina sila pareho, pero kailangan nilang tumayo at sagipin sila David at Mark sa kabilang kwarto. Dahil kung hindi, ay anumang oras, ay maaari silang mamatay. Hingal na si Miguel sa pangyayari. Ganoon din si Lolo Tasio. Habang si Dolores naman ay paulit-ulit na nagdarasal. Sinilip muna ni Miguel kung ano ang ginagawa ng aswang. Noon lamang niya naalala na mayroon pala siyang isang rosaryo sa kanyang leeg. Pwede niya itong gamitin laban sa aswang na kanyang kinalaban. Hinubad niya ang rosaryong kanina pa niya tangan-tangan, tsaka niya hinalikan ito. Nagdasal muna ito bago muling lumusob si nagwawalang aswang. Una ay nagtagisa ng lakas ang dalawa. Wala namang nananalo dahil malakas rin naman si Miguel kahit papaano. Maya-maya nga lang ay inabot na ng hingal si Miguel dahil sa kanina pa niya kinakalaban ng aswang. Ramdam nito ang matinding pagkagalit ng babae sa kanya. Kaya naman inipo na ni Miguel ang kanyang lakas. Wala na siyang ibang naisip basta't mapatay lang niya ang aswang na may masamang tangka sa buhay ng kanyang mga mahal na pinsan. Inilikom rin ng aswang ang buong lakas nito para masiguradong papatay niya si Miguel. Sa pag-atake ng babaeng aswang ay matagumpay niyang nasaktan si Miguel. Isang mahabang kalmot sa likod ang natamo nito na siya nagpapunit sa damit niya. Naiwan sa likod niya ang limang hindi kalaliman na sugat dahil sa matulis na kukuha ng aswang. Pero ganoon pa man ay sapat na ang lalim ng sugat na iyon para dumaloy ang masaganang dugo sa sugat. Maya-maya lang ay isang malakas na sipa sa sikmura ang natanggap niya na siyang nagpatalasik sa binata sa kabilang dulo ng pader. Napalhod naman si Miguel malapit sa isang estante na may nakalagay na isang botelya ng holy water. Hindi muna siya gumalaw at pasimpleng kinuha ang lagayan. Kaya naman naging kampante ang aswang na atakihin itong muli. Pero sa hindi inaasahan ay nagawang tumakbo ni Miguel papalapit sa pinto. Sumunod ang aswang sa kanya habang nakaunat ang mga kamay nitong papatusok na sa katawan ng binata.
pero nagawa niya makailag at napagtagumpayang maitali ang kamay ng aswang sa seradura ng pinto gamit ang kanyang rosaryo. Nagpupumiglas naman ng aswang na ito at gustong gusto nang kumawala, pero kahit anong gawin niya ay wala pa rin gumagana. Kinuha ni Miguel ang holy water sa kanyang bulsa, tsaka ito isinaboy ng mabilisan sa aswang. Kada saboy ni Miguel ay naririnig mo ang pagsigaw nito. Umiimpit at umiiyak ang aswang na parabang nagmamakaawa itong sinasabi niya na tigilan na ni Miguel ang kanyang ginagawa. Tigilan mo na yan! Tigilan mo na yan! Umuusok na ang kamay ng aswang hanggang sa magbandang alas 5 na ng umaga. Malapit na ang bahay nilang masinaga ng haring araw noong mga oras na yon, dahilan para ibuhos ng aswang ang natitirang lakas nito para makatakas sa kamay ni Miguel. At sa isang kisap ng matanga ay nakawala ang aswang. Sumisigaw ito habang tumatakbo ng mabilis, pero kahit anong bilis niya ay naabutan pa rin siya ng sinag ng araw. Hindi alam nila Miguel kung nasaan na napadpad ang aswang na ito, pero isa ang tinitiyak nila: patay na ito. Pagkatapos noon ay napangiti na lamang si Miguel, saka ito bumagsak sa lupa. Takot naman ng kanyang lolong na palapit sa kanya. Kitang-kita nito ang natamong galos at sugat na nakuha ni Miguel sa pakikipaglaban nito sa babaeng aswang. Hanga ito sa ginawa ng apo, wala itong ibang inisip kundi ang kaligtasan ng iba. Kasabay rin nito ay ang kanyang pag-aalala sa apo, dahil mukhang malala talaga ang kanyang natamong sugat sa likod. Takot at pangamba ang nararamdaman ng lahat. Tarantang-taranta si Dolores sa tinungo ang bahay ng albularyo. Nabalitaan naman ng ina ni Miguel na si Merly ang nangyari sa anak, kaya pati ito ay napatakbo na rin papunta sa bahay ni Lolo Tasio. Pagkarating ng babae ay naroon na ang albularyo. Ginagamot ang 5 mahahabang sugat ni Miguel sa kanyang likuran. Kinakabahan si Merly nang makita niya ang natamong sugat ng anak. Bukod pa rito ay wala itong malay na ginagamot ng albularyo. Nag-aalangan naman si Merly na lapitan ng anak nang makita niya namang kinakausap na ng albularyo si Lolo Tasio ay saka pa lamang ito lumapit. Itay, kamusta naman ang kalagayan ng anak ko? Huwag ka nang mag-alala, Merly. Maayos naman daw ang lagay ng anak mo, sabi ng albularyo. Hindi ko maintindihan. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi naman sila lumabas ng bahay, di ba? Ganito kasi ang nangyari, anak. Merly, ganito kasi ang nangyari. Ano, ate? Kung wala kang magandang sasabihin sa anak ko, pues manahimik ka na lang, ha. Hindi ko kailangan ng opinion mo, Ate Dolores. Gusto ko lang sanang magpasalamat. Ay, wow. Totoo ba yan? Ikaw? Magpapasalamat? Alin? Para saan? Magpapasalamat ka kasi napahamak ang anak ko? Pwede ba, Merly? Kumalma ka muna. Hindi naman ako magsasabi ng masamang salita. Gusto ko lang magpasalamat sa anak mo. Dahil kung hindi sa kanya, eh baka hindi na kami nasinagan ng araw ng mga anak ko. Binalingan ni Merly ang kanyang anak na nakadapa habang mahimbing na natutulog. Hindi ka dapat sa akin magpasalamat, Ate Dolores. Sa anak ko, pasalamat ka talaga dahil pinalaki ko yan na may mabuting kalooban, hindi tulad ng mga anak mo. Merly, huwag na nating pahabain ang usapan. Pwede bang huwag muna kayo mag-away kahit ngayon lang? Intindihin nyo na muna ang mga anak ninyo. Ang katandaan nyo na, iniganyan pa rin kayo. Mahiya nga kayo sa harapan ni Miguel. Nanahimik kaagad ang dalawa dahil sa mga sinabi ng matanda sa kanila. Nakaramdam ng labis na hiya ang dalawa dahil sa mga tinura ni Lolo Tasio. Naging usap-usapan sa kanilang nayon ang pangyayari kagabi, kaya naman nagkaroon na sila ng sarili nilang haka-haka. May iba nang gustong paalisin sila sa nayon dahil sa tingin ng iba ay ang pamilya nila Miguel ang may dala ng salot at takot sa kanilang lugar. Tutol naman ang alagad ng barangay dahil ayon naman sa kanila, mababait ang pamilya nila Lolo Tasio at marami na raw itong naitulong sa kanila.
kahit noong panahon pa ng sakuna. Nagkagulo-gulo noon sa barangay, dahilan para ipasara muna ni Merly ang kanyang negosyo. Dahil baka ito naman ang pag-inita ng mga tao. Naging matiwasay ang gabi ng pamilya. Wala namang gumambala sa kanila. Pero kapalit noon ay ang paggambala ng mga aswang sa kanilang mga kahayupan. Isang umaga, natagpuan na lamang nila itong patay. Wakwak ang katawan at ang iba naman ay nawawala. Hindi sigurado kung makakabalik pa ba ang mga ito. Palala ng palala ang nangyayari sa Nayon. Buti na lamang at bukas ay Linggo na. Mawawala na rin ang kampo ng kadiliman. Kaya ngayong gabi, maghanda kayo. Dahil ngayon magaganap ang matinding pagtutuos. Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Napanganib na yun sa labas. Lalo na ito ang huling gabi na maghahasik sila ng kasamaan. Kaya dapat lang ihanda ninyo ang sarili ninyo. Biyernes Santo ngayon. At ito ang araw na pinaniniwalaan ng mga albularyo na namamahinga ang Diyos. Kaya malakas ang sinumang kampon ng kadiliman. Tama kayo dyan, Tay. Ano bang dapat namin gawin para makatulong sa inyo? Ihanda ninyo ang mga bagay na pwede nating gamitin. Magsabit kayo ng bawang sa paligid. Magsaboy na rin kayo ng asin sa buong bahay at siguraduhin ninyong maisasara ang lahat ng pintuan at bintana mamaya. Lalo na, bago magtakip silim, ay magsusunog tayo ng goma. Natigil naman ang pag-uusap ng tatlo nang makita nilang nakatayo na si Miguel sa kanilang harapan. Miguel, anak, bakit ka tumayo? Di ba hindi pa magaling mga sugat mo? Ayos lang ako, Nay. Maayos naman ang pakiramdam ko. Teka, David, kumusta si Mark? Ayos ba kayong dalawa? Wala na kasi ako matanda sa nangyari kagabi. Ang natatandaan ko lang yung nasaktan ko yung aswang. Huwag kang mag-alala po. Ayos lang sila. Si Mark ay nasa bayan. Namimili ng mga ulam natin ngayong hapon. Hinayaan niyo siyang lumabas? Bakit hindi niyo pinigilan? Alam niya naman delikado sa paligid, di ba? Malaki na ang pinsan mo. Sa kaumaga naman ngayon, sino ba ang magtatangkang nilalang na atakihin siya? Kaya huwag kang mag-alala dyan. Pero Lo, huwag pa rin tayo dapat magpakasigurado. Naupo naman si Miguel dahil sa hapdi ng kanyang nararamdaman. Wala na siyang ibang magawa kundi ang maupo na lang. Habang abala ang lahat ng tao sa bahay, ay napapaisip siya sa kung ano ang mga bagay na dapat niyang gawin. Sinunog at nilinis nila ang mga damit kagabi, kasabay noon ay ang pagluluto ng pinsan ni Miguel. Habang nag-obserba nga si Miguel sa kilos ng mga tao sa bahay, ay mayroon namang panay ang katok ng katok sa pintuan. Dahan-dahan naman siya naglakad papalapit sa pintuan, sa kanya ito binuksan. Tinanong kaagad ni Miguel kung sino ito at kung ano ang sadya ng kanilang panauhin. Pagkabukas niya ng pintuan, ay tumambad kay Miguel ang isang babae. Napaluha naman ito, saka nakiusap kay Miguel na kung pwede ay lisanin na nila ang lugar. Natatakot na raw siya para sa kalagayan ng kanyang anak. Hindi naman maintindihan ni Miguel kung anong pinagsasabi ng babae, kaya naman nakatayo lang siya roon habang nakikinig dito. Ilang sandali pa ay lumapit naman sa kinatatayuan ni Miguel si Lolo Tasio. Tinanong ito kung ano ang nangyari sa kanya at bakit nakatayo lamang siya sa pintuan. Nakita rin ni Lolo Tasio ang babae at muli namang sinabi ng babae sa harap ni Lolo Tasio ang sinabi niya kay Miguel. Hindi naman iyon nagustuhan ni Lolo Tasio at sinabihan niya ang babae na umalis na. Nagtataka rin si Lolo Tasio dahil ngayon lang niya nakita ang babaeng iyon. Pero imbis na umalis, ay naroon pa rin ito. Palipat-lipat na tinitingnan ang mukha ni Miguel at ni Lolo Tasio. Hanggang sa mapuno na si Lolo Tasio sa babae dahil ayaw nitong makinig sa sinasabi niya. Kaya naman, sinigawan na ng matanda ang babae. At sinabi pa ni Lolo Tasio na kung hindi ito aalis, ay kakalad ka rin siya nito. Lahat ng iyon ay nakita ng kanilang tsismosang mga kapitbahay. Bumubulong-bulong naman ang mga ito na tila sila ang pinag-uusapan.
Hindi na lamang iyon pinansin ni Lolo Tasio. Bagkos ay pinagsarahan na talaga niya ng pintuan ng babae. Lo, hindi mo na dapat ginawa yon. Pwede naman natin kausapin ng maayos yung babae. Apo, wala akong mahabang pasensyang baon ngayon. Kung nakakaintindi ang babaeng iyon, dapat kaagad na siyang umalis kanina pa nung sinabihan ko siya. Naiintindihan ko naman siya, Lo. Siguro nag-aalala lang talaga siya kasi meron siyang anak eh. Bakit tayo, Miguel? Hindi ba dapat tayo mag-aalala sa mga sarili nating kapakanan? Hayaan mo sila sa labas kung ano ang isipin nila. Napasinghap na lamang tuloy si Miguel. Iniwan naman siya ng kanyang Lolo Tasio. Lumapit naman ang ina nito na narinig ang lahat ng sinabi ni Lolo Tasio. Anak, pabayaan mo na lang ang lolo mo ha. Mainit lang talaga ang ulo nun ngayon. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Pasensya na po. Mas mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo muna. Linisin lang muna natin yung mga sugat mo, ha? Hindi na, Inay. Kaya ko na to. Malaki na ako. Binata na nga ako eh. Huwag na akong gawing bata. Kumakalaban na nga ako ng aswang eh. Kung ituring niyo pa rin ako eh, parang sanggol. Ito naman, naglalambing lang naman ng nanay mo. Tsaka di ko na itong magagawa kapag may anak ka na. Huwag ka na nga masyadong mayabang dyan. Dahil alam kong hindi mo naman abot ang likod mo. Napakamot na lang tuloy si Miguel sa kanyang batok. Kahit kailan talaga ay hindi niya kayang magrason sa kanyang ina. Lumipas pa ang ilang oras, ay tahimik naman ang paligid. Masaya sila naghahapunan. At ito ang kauna-unahang beses na hindi nag-away sila Merly at Dolores. Aba, himala kayo ngayon ah. Buti, hindi na kayo nag-aaway. Tama, ari, ano ba apo? Siniko naman kagad ni Miguel ang kanyang lolo. Ano ba lo? Huwag ka na nga mang-asar dyan. Ang tahitahimik natin dito yung kisimula ka na naman eh. Totoo naman talaga. Hindi na nag-aaway ang dalawa oh. Si Dolores at yung nanay mo. Ano? Nakapag-isip-isip na ba kayong dalawa? Sa totoo lang, Tay. Oo. Dami kong naisip. Hindi ko naaawayin si Merly. Oras na siguro para kalimutan ng lahat. Buti naman. Pero bakit ngayon mo lang naisip yan? Huwag mo na nga akong binibiro, Itay. Totoo lahat ng sinabi ko. Ang laki ng utang na loob ko sa dalawang yan. Ngayon ko nga lang naisip na ilang beses nila akong nailigtas. Pati na rin ang mga anak kong matigas ang mukha. Hindi ako kasali dyan, Naya. Itanong nyo sa bunso nyong kasing ugali ninyo. Oh, bakit ako na naman? Nanahimik na nga ako dito eh. Napatawa na lamang ang mga tao sa paligid dahil sa mga inasal ni Mark at David. Pagkatapos nilang kumain, ay iniligpit na ng dalawa ang mga pinagkainan. Nagtutulakan pa ang mga ito kung sino ang maghuhugas. Hanggang si David na lang ang naghugas. Pero kailangan itong samahan ni Mark. Dahil nasa labas ng bahay nila ang kusina kung saan nandoon ang kanilang lababo. Hindi pa man sila nagtatagal sa paghuhugas, ay nakarinig na kaagad si Mark ng isang pagsit-sit sa paligid. Habang si David naman ay focus na focus sa paghuhugas ng plato. David, naririnig mo ba yun? Oh, ang alin kuyo? Yung pagsitsit, may naririnig ako eh. Wala ka bang naririnig? Wala naman, bakit? Sigurado ka, kanina pa yun eh. Huwag ka nga magbiro ng ganyan kuyo, masamang biro yan ah. Alam mo naman kagaling lang natin sa mga ganyang katakutan eh. Sino bang nagsabi sa'yo na nagbibiro ako? Seryoso ako David, pakinggan mo kasing maigi. Ayun oh. Hindi pa man natapos ni Mark ang kanyang sasabihin, ay nanginginig na kaagad ng tuhod ni David na tumingin sa kanyang kuya Mark. Hoy, grabe ka naman makapag-react dyan David. Para kang nakakita ng multo. Hindi ka ba natro? Kuya Mark, bumalik siya dito. Ah, sinong bumalik? Paglingon naman ni Mark sa kanyang likuran, ay kita na niya kaagad ang isang aswang sa likuran nito. Nanlilisik ang mga mata at para bang natatakam habang tinitingnan ng dalawa.
Dali-dali naman kaagad na sumigaw ng tulong si David, dahilan para mataranta ang mga tao sa loob ng bahay. Sigaw ng sigaw naman si Mark ng tulong dahil meron silang aswang na nakita. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang matanda at si Miguel na puntahan ng magkapatid. Kitang-kita nila na sinasakal na ng aswang si Mark, habang si David ay dali-daling pumunta sa likuran ni Miguel. Labis naman ang kanilang pagkataka kung saan nakapasok ang aswang, dahil sinigurado nila na nalagyan nila ng pangontra ang lahat at bawat sulok ng bakuran, gayon din ng bahay nila. Mga walang kwentang tao, naparito ako para ipaghiganti ang pagkamatay ng kapatid ko. Dahil kung hindi dahil sa inyo, malamang ay hindi papatay ang kapatid ko. Hoy, bitawa mo na ang lalaking hawak mo bago kita mapatay. Tsaka bakit kami sinisisi mo? Kung hindi kami ginambala ng kapatid mo, ay sana hindi siya masasaktan at lalo na lang hindi siya mamamatay. Napatawa naman ng aswang napakalakas. Sadyang mayabang araw talaga ang taong ito. Wika pa nito. Ngayong gabi raw ay tatapusin niya ang lahat ng humihinga sa bahay ni Lolo Tasio. Ipaghihiganti ng aswang na ito ang kanyang nag-iisang kapatid. Habang patuloy ang aswang sa pagsasalita, ay siya namang paghihigpit nito sa pagsasakal kay Mark. Halos hindi na makahinga ang lalaki, kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Miguel na umatake dito, dahilan para mabitawan ng aswang si Mark. Magpakasaya na kayo dahil ito na ang huling gabi na magsasama-sama kayong buong pamilya. Imbis na matakot ang aswang sa ginawa ni Miguel, ay mas lalo lang itong natawa. Tinanong pa siya nito kung kakayanin pa ba niya. Ano? Kaya mo pa ba? Bakit kasi nagsama ka pa ng uugod-ugod? Ah, meron kang sugat sa iyong likuran, tama ba? Huwag kang mag-alala, dahil sisiguraduhin kong mabilis ang gagawin kong pagpatay sa iyo. Galit na galit noon si Miguel. Patuloy pa rin ang kanyang pag-atake sa aswang, kahit pa iniinda nito ang hapdi sa kanyang likuran. Pero sa isang hampas lang sa kanila ng aswang, ay kaagad na silang tumilapon. Kahit si Lolo Tasio na sinubukan niyang manlaban, ay wala pa rin nagawa. Hindi ito uubra sa aswang, dahil sa pag-aakala ng aswang na kakayanin niya ang dalawa, ay naging kampante ito. Ang buong pag-aakala niya ay hindi handa ang pamilya nila Miguel. Noong akmang sasaksakin na sana ng aswang si Miguel gamit ang matulis na kuko nito, ay kaagad na binuhusan ng dalawang babae ng holy water ang aswang. Napahiyaw tuloy ito ng malakas. Mabilis nitong naibaling ang kanyang atensyon sa dalawang babae. Nagliliyab na sa galit ang aswang, kaya naman kinalmot niya ng kinalmot ang braso nila Dolores at Merly. Nakabango naman si Miguel, pero ang kanyang Lolo Tasio ay wala nang malay. Huwag sila ang saktan mo, ako ang kalabanin mo. Kaya pala ang lakas ng loob mong lumaban at dumayo dito, dahil yung mga walang kalaban-laban lang ay naatake mo. Muling napatingin sa kanya ang aswang at masamang tumitig kay Miguel. Mabilis na sumugod ito at naglaban sila ng lakas sa lakas. Habang ginagawa nila iyon, ay patuloy rin ang kanyang pagdarasal sa Diyos na sana ay iligtas nito ang kanyang buong pamilya. Mas malakas talaga ang aswang kaysa kay Miguel, kaya naman sa muling pag-atake ni Miguel ay tumilapo na ang kanyang dalang itak. Hinang-hina na si Miguel noong mga oras na iyon at halos mawala na siya ng pag-asa. Pumikit na lamang siya habang sasaksakin na siya ng aswang. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawang makalapit nila David at Mark sa aswang at nagawa nilang sabuyan ito ng asin. Madali namang pinulot ni Lolo Tasio ang itak, sa kanya tinaga ang aswang sa likuran nito. Sa sobrang galit ay nahawakan ng aswang ang matanda habang sinasakal ito. Kinuha naman ni Miguel ang pagkakataon na ito para masaksak ang aswang sa kanyang dibdib. Nabitawan naman ang aswang si Lolo Tasio. Sa kanito sinubukang kunin ang itak na nakatarak sa dibdib niya. Pero huli na ang lahat. Tuluyan na itong nanghina, sabay ang pagbulagta sa sahig.
dahan-dahang natuyo ang katawan ng aswang. Naglabas ito ng isang malansa at mabahong likido. At ilang sandali pa ay nalugutan ito ng hininga. Bumalik ito sa kanyang normal na anyo at napagtanto nilang hindi tagaroon ang aswang na nalasa sa kanila. Kasabay ng pagbagsak ng aswang ay ang pagkampana ng simbahan. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Buhay na ang Panginoon. Kahit hindi pa maayos ang kanilang kalagayan ay pumunta pa rin sila para magmisa. Ilang araw din ang lumipas bago makapagdesisyon si Dolores na iuwi na ang kanyang mga anak sa Maynila. Isang matinding aral ang napulot ng dalawang magkapatid bago sila tuluyang umalis sa baryong iyon. Nasabi pa ng mga ito na hindi nila makakalimutan ang pangyayaring ito sa kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit at kung papaano naging malapit ang tatlong magpipinsan sa isa't isa. Simula noong araw na iyon, Sir Jax, ay palagi na naming ipinapakwento kay Lachong Miguel ang kwentong ito. At dito namin nalaman na hindi lamang pala iyon ang huling karanasan ni Chong Miguel pagdating sa mga ganoong uri ng nilalang. Dahil may iilan pa siyang mga kwento at karanasan na ibinahagi sa amin. At ang ilan sa mga ito ay ibabahagi ko din sa inyo sa mga susunod na araw.